dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-YouTube, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Dear Papa Dudut, nagsimula po ako sa walang-wala. At dahil sa pagsisikap at tiyaga ay nakamit ang tagumpay. Pero sa pagtangha ko ng landas patungo sa kinakaroonan ko sa ngayon, dalawang babae lamang ang masasabi kong inibig ko ng wagas at walang kapantay. Hanggang sa ngayon, nananatili pa rin silang dalawa sa aking puso. Kung bakit nagkaganoon ay siya rin katanungan na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag kahit sa aking sarili. Magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa. Tawagin niyo po ako sa pangalang Elmo, Tubong Visayas. Anak po ako sa pagkadalaga ng aking ina na noon ay 17 years old pa lamang. Dito na sila naninirahan sa Maynila noon ng lolo ko na isang taxi driver. Naglayas at sumama sa boyfriend niya sa Ilocos sa dahilan ng minamaltrato siya ng kanyang stepmother. Nagsumbong siya sa lolo ko pero sa halip ay siya pa ang lumabas na pasaway. Hindi rin nagtagal ang relasyon ng aking mga magulang. Nagdadalang tao na noon ang mother ko nang mag-decide na iwanan ang aking ama matapos makatikim ng pambubugbog at mga pang-aapi lalo na sa mga kamag-anak nito. Sa kalagayan ng aking ina, ang humingi ng tulong sa lolo ko ay hindi po option. At lalong magiging complicated lamang ang sitwasyon. Sa kawalan ng pag-asa ay naisip ng aking nanay na umuwi na lamang sa probinsya at doon ay humingi ng tulong sa kanyang pinsang babae na noon ay dalaga pa sa edad na 27. Sa maikling salita Papa Dudut ay isinilang ako na walang kinikilalang ama. Matapos manganak ay nag-decide ang aking ina na pumunta sa Mindanao, doon sa kanyang kapatid kung saan ay may pamilya na rin. Sa pagkakataong yun ay labis na nag-aalala ang kanyang pinsan, si Nanay Inday. Sa murang edad na 17 ay wala pang muwang sa buhay ang aking ina. Walang direksyon at walang gumagabay. Ang labis na inaalala ni Nanay Inday ay ako na wala pang isang taon mula nang ipinanganak. Matapos makumbinsi ay iniwan na lamang ako ng aking ina sa pangangalaga ni Nanay Inday. At nangako Papa Dudut na aayusin muna niya ang kanyang sarili at buhay at saka ako babalikan. At ang pangakong yon Papa Dudut ay kailanman ay hindi na nagkaroon ng katuparan. Kinupkup ako ni Nanay Inday at matapos ang 3 taon, nag-asawa na rin siya sa edad na 30. Mabait ang napangasawa niya at itinuring na rin akong parang anak. Dalawa ang kanilang naging supling. Lalaki ang una at babae naman ang sumunod. 3 taon ang tanda ko sa unang anak nila kaya parang ako na rin ang panganay. Ganon pa man Papa Dudut ay iba pa rin ang tunay na mga magulang. Hindi nagagawa ni Nanay Inday na yakap-yakapin ako katulad ng ginagawa niya sa kanyang mga anak. Sa mga ganyang tagpo ay nagkakaroon ako ng inggit at nangangarap na sana ay mayroon din akong nanay at tatay. Mahirap lamang sina Nanay Inday. Silang mag-asawa ay pareho hindi nakatapos ng elementarya.
Ang kanilang hanap buhay ay pagtatrabaho sa sugar plantations ng mga malalaking hasyenderos sa aming lugar sa Visayas. Hindi lang basta mahirap, kundi dugo at pawis ang puhunan sa kakaperanggot na kita. Sa panahong yon ay nangangarap na rin ako. Isang simpleng pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Mahango ko sa kahirapan sina Nanay Inday at mahanap ang aking mga magulang. Noong nasa elementarya ako, ay consistent honor pupil po ako. Hindi man laging nangunguna, at least ay hindi naman nawawala ng medalya tuwing magtatapos ang school year. Marami ang nagsasabi na matalino daw ako, pero hindi ko naman inaari na ganun ako. Masipag at masigasig lang talaga ako. Nakadagdag pa na lagi akong ipinagmamalaki ni Nanay Inday at ng kanyang asawa sa kahit na kanino. At madalas ay kinukumpara kami ng kanyang anak na lalaki kapag pinapagalitan dahil mababa ang mga grades niya. Nakakataba ng puso ang mga papuri. Nakakatulong ito para lalong mag-boost ang aking moral. Ang hindi nila alam ay nakasama ito sa moral naman ng kanilang anak. Masama ang magkumpara lalo na sa mga bata. Hindi ito nakakatulong bagkos ay nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa murang edad ng mga bata. Sa laudatorya ang nakuha kong honor sa pagtatapos ko sa elementarya. At dahil sa problemang financial, halos nakikita ko na makatapos man lang ako kahit high school ay malabo na. Sa bayan pa ang high school at kailangan ang boarding house. At sa layo ng lugar ay imposible ang uwian. Sa gulang na 13, sa murang isip ay maaga kong naranasan ang hagupit ng pagiging mahirap. Kahit patpati ng katawan, napasabak ako sa pagiging kargador ng tubo o sugarcane. Mahirap na klase ng trabaho yon. Napakainit at lakas ng katawan ng puhunan. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako tumigil sa pag-iisip ng paraan kung paano ako makakapag-aral, at sa totoo lang ay gusto ko talagang matakasan ang kahirapang aking kinakasadlakan. Naisip ko, Papa Dudut, na gumaya sa ibang kanayon ko na karamihan ay nakikipagsapalaran sa Maynila. Pero sabi ni Nanay Inday ay masyado pa akong napakabata para makipagsapalaran lalo na sa Maynila. Isa pa ay ano naman ang makukuhang trabaho ng isang katulad ko kundi construction worker o di kaya ay kargador pa rin. Halimbawa sa pier, tulad ng isa kong kamag-anak. Sinubukan kong mag-ipon ngunit kulang talaga. Sa nakikita ko ay unti-unti nang nauupos ang aking mga pangarap at nawawala na ako ng pag-asa. At kinukondisyon ko na lamang ang sarili ko na hanggang dito na lamang talaga ako. Siguro ay adya talaga ng tadhana dahil noong fiesta sa barangay namin, nabanggit ni chairman na may isang may kaya sa buhay na tagabayan ang naghahanap ng houseboy na makakatulong ng kanyang matandang ina. Inirecommend ako ni Nanay Inday. At sa pagpapatotoo ni barangay chairman na mabait at matalino akong bata, ay hindi nagatubili na tinanggap ako ni Manong Ando. Simple lamang ang trabaho ko sa malaking bahay. Dahil medyo mabagal kumilos sa matandang ina ni Manong Ando, ginawa akong utos-utusan ng kahit na anong bagay sa loob at labas ng bahay. Kapag tapos na ang anumang ipinapagawa sa akin ay tambay lang ako at naghihintay. Madaling trabaho ngunit nakakabagot, lalo na sa katulad kong nagbibinata na. Nalaman ng matanda ang background ko. Ang pagiging ulilang lubos, ang katalinuhan sa eskwelahan. Nangihinayang siya ng isang katulad ko ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral.
Marami din daw dyan na may kakayahang finansyal ay ayaw mag-aral at isa na roon ang pangalawa niyang anak. Hindi nakatapos ng college dahil sa kawalan ng interest. Nagkaroon siya ng awa sa akin. Iminungkahi kay Manong Ando na pag-aralin ako ng high school na nagkataon namang nasa tapat lamang ng kanilang bahay. Hindi sumang-ayon si Manong Ando. Nagtalo ang mag-ina. Kinuha daw ako ni Manong Ando para may umalalay sa kanyang ina. Pero ang katwira ng matanda, hindi ko naman hinihiling na bigyan mo ako ng alalay. Hindi pa naman ako imbalido. At lalo akong manghihina. Kahit malit na bagay na kaya ko pa namang gawin ay bakit iuutos ko pa? Walang nagawa si Manong Ando kundi ang sumang-ayon. Mabait din naman si Manong Ando at syempre, ang unang concern lamang naman niya ay ang kapakanan ng kanyang ina. Para sa kaalaman ninyo ay si Manong Ando ay matandang binata at isang mechanical engineer na namamasukan sa malaking sugar mill dito sa aming bayan. Silang dalawa na lamang ang naiwan dito sa kanilang ancestral home kasamang isang babaeng kasambahay at syempre ako. Namatay sa saksak ang anak na hindi nakapagtapos na nabanggit at ang dalawa pa ay pawang mga professionals na rin at may mga sariling pamilya na. Pinag-enroll ako ni Manong Ando at ang setup namin ay gigising ako ng maaga at gagawin ang dapat gawin at umuwi ka agad kapag wala ng klase. Masayang masaya ako papadudot. Sobra. Ipinangako ko sa mag-ina na gagawin ko ang aking buong makakaya, masuklian ko lamang ang kanilang kabaitan. Dahil sa rotatorian ako noong makagraduate ng elementarya ay napabilang po ako sa Section 1 na binubuo ng mga honor pupils galing pa sa iba't ibang elementary schools na nasasakupan ng aming bayan. 15 years old na ako noong makapag-high school. Mas matanda ako ng 2 taon sa mga classmate ko dahil 2 taon din akong tumigil. Unang araw ng school ay isa-isa kaming pinatayo sa unahan upang magpakilala sa aming mga sarili. Pagkatapos naming magpakilala sa isa't isa, ay nagsimula nang magsalita ang aming advisor. Napalingon siya sa pintuan. Napalingon din kaming lahat. Isang babae ang pumasok. "O Ani, before taking your seat, please introduce yourself to your classmates." Ang bungad sa kanya ng aming teacher. Habang nagsasalita si Ani sa aming unahan, ay napatitig ako sa kanya. Walang kakurap-kurap. Hindi ko maipaliwanag papadudot pero pakaramdam ko ay biglang nagkaroon ng kulay ang aking daigdig. Sa unang pagkakataon, tinamaan kaagad ako kay Ani. Simple lang ang ganda ni Ani. Sweet at hindi nakakasawang tignan. Medyo chubby nga lang. Typical sa isang 13-year-old. Meron pang baby fat sabi nila. Pero ang tingin ko sa kanya ay isa siyang diwata. Kahalintulad sa mga nababasa ko sa ating mga folklore stories. Sa unang araw ng eskwelahan ay nakita ko ang unang babaeng gumising sa aking puso sa kamalayan ng tinatawag na pag-ibig. Sa unang araw ding yon ay nahayag ang isang matinding kahinaan sa aking pagkatao. Ang lakas ng aking inferiority complex papadudot. Ikinakahiya ko ang lahat-lahat sa akin. Ang estado ko sa buhay. Ang pagiging houseboy ko. Karamihan sa mga classmates ko ay may mga kaya sa buhay. Napagalaman ko rin na si Annie ay galing sa isang exclusive school for girls at valedictorian doon. Galing din siya sa pamilya ng maimpluwensyang politician clan sa aming bayan na prominente both in local and national level. In fact, ang sitting mayor noon ay kapatid ng kanyang ama. Nanlumo ako papadudot, nanliit sa sarili. At dahil sa aking pagiging mahiyain ay hindi ako naging pala kaibigan.
Pagkatapos ng klase ay diretso na ako. Nakakatulong din naman ang kahihiyang kong yon dahil inabala ko na lamang ang aking sarili sa pag-aaral. At nagbunga naman dahil halos sa lahat ng subjects ay nanguna ang pangalan ko sa bulletin board. Pangalawa, si Annie. Policy kasi ng school na i-post ang kahit na anong achievements ng estudyante to inspire others. Policy rin ng eskwelahan na ang pagpili ng honor students ng graduating class ay through evaluations of overall performances from first year hanggang fourth year. Ang top 35 student naman ng first year ang siyang magiging section 1 pagdating ng second year. Ganon din sa third year, kaya ang fourth year section 1 ay piling-pili na at doon ay pipiliin ang magiging valedictorian, salutatorian at iba pa. Noong panahong yun ay kakaunti pa lamang ang mga paaralan kaya malaki ang bilang ng mga enrollees. First year level pa lamang ay ubabot na ng 10 sections. Ang pagiging top-notcher ko sa mga subjects ang nagbigay ng daan para mapansin ako hindi lamang ng pamunuan ng eskwelahan, kundi pati na rin ng aking mga classmates. Bagay na nagpataas ng confidence level ko kahit papaano. Unti-unting nagkaroon ako ng mga kaibigan. Madali kong nakakausap ang lahat ng aking classmates maliban na lamang kay Annie. Pagdating kasi sa kanya ay natatameme ako at hindi ko yon maintindihan. Kung hangad ko ay manligaw, siguro ay masasabi kong katorpehan lamang ito. Pero hindi naman. Sa puso ko ay hindi lang basta gusto ko siya kundi talagang mahal ko na siya. Kaya nagkasya na lamang ako sa pasulyap-sulyap sa bawat minuto. Minsan napapahiya ako nang sitahin ako ng aming teacher. Elmo, kanina pa ako nagsasalita dito, bakit kay Ani ka nakatingin? May nag-sound off sa likod na patuksong nagsasabi na, "Uy, type mo si Ani, type mo siya no." Halata naman na panay-panakaw ang sulyap mo sa kanya. Lahat ay nagtawanan maliban sa aming dalawa ni Ani na parehong nag-blush. Wala akong nakikita sa paligid kundi ang puting-puting nakawalan sa sobrang kahihiyan. Ang sikretong tinatago ko ay nabunyag. Hindi lamang kay Ani kundi pati na sa buong klase. Ipinagkanulo ako ng aking sarili at hindi ko nagustuhan yon. Kahit mahal ko si Ani ay wala akong balak ipaalam dahil sa kaisipang hindi ako nababagay sa kanya. Alam ko na luma na at gasgas ang kwento na mahirap ako at mayaman siya. Langit siya at lupa ako. Simula noon ay umiwas na ako sa kanya. Pero dahil iisang room lang kami ay hindi maiwasan na mag-uusap kami lalo na kung related sa classroom activities. Pag nagkaganon ay makakarinig ka kagad ng panunukso sa pamamagitan ng malumanay na "Uy." Turn off para sa akin ang ganong panunukso. Pero wala akong magagawa. Hindi rin ako nakikisakay sa tukso dahil nahihiya nga ako kay Annie. Lima kami sa classroom na nagagawan sa pinakamataas na grades kabilang na ang bading na si Bonnie. Short for Bonifacio ang kanyang apelido. Magaling si Bonnie mag-English dahil ang nanay niya ay isang Spanish-American at galing din sa may kayang pamilya. Pero hindi maipagkakaila na ang rivalry ay sa pagitan naming dalawa ni Annie kung grades lamang sa mga subjects ang pag-uusapan. Nagtapos kami ng first year at ang nakakuha ng most outstanding freshman ay si Annie. Maliban sa most promising student ay wala akong nakuhang special award sapagkat kahit iisang extracurricular activity ay wala akong sinalihan. Hindi pwede sa akin dahil pagkatapos ng klase ay kailangan ko nang umuwi. Noong summer vacation, bawat araw ay pinananabikan ko na sana ay pasukan na. Sobrang nami-miss ko si Annie. Ang makita ko lamang ang maamo niyang mukha, ang mga sweet smiles at pigil na mga tawa ay kumpleto na ang araw ko. Walang nakakabatid ng kalooban ko kundi ako lamang.
Hindi rin ako nagkukwento sa kahit na kanino. Nang malapit na ang pasukan ay nagkaroon ako ng malaking agam-agam na stroke ang amo kong babae at dead on arrival. Ang unang katanungan na pumasok sa isipan ko ay paano na ako mag-aaral. Second year na ako sa pasukan at mukhang mapupornada pa. Mapapalayo pa ako sa aking mahal at hindi ko na siya makikita pang muli. Mabuti at mabait si Manong Ando. Pinauwi niya ang babaeng kasambahay at ako na lang daw ang tumaon sa ancestral home nila dahil madalas namang wala siya. Ang maganda ay ituloy ko raw ang pag-aaral basta bantayan at panatiliing malinis at maayos lagi ang bahay. Ang ibig sabihin, pagpasok ko ng second year ay hawak ko na ang aking oras. Maalwa naman sa pera si Manong Ando. Palibhasa ay matandang binata at sobra sa kanya ang kinikita. Magkasing laki kami kaya ang pinag-ayawan niyang mga damit na sa tingin ko ay hindi masyadong nagagamit at magaganda pa ay ibinibigay niya sa akin. Pagpasok ng second year, syempre ay section 1 muli ako. May mga bago kaming mga classmates na galing sa ibang section depende sa performance nila noong first year. Nakakasali ako sa halos lahat na pwede kong salihang extracurricular activities. Pati track and field ay kasali na ako. Talunan nga lang. Dahil dito ay nag-umigting ang rivalry namin ni Annie. Naging class president siya at ako naman ang vice. Natuwa ako dahil anumang activity ang gagawin namin ay lagi na kaming magkasama. Kilala si Annie hindi lamang sa mga estudyante kundi lalo na sa mga pamunuan ng eskwelahan. Kilalang mga tao ang pamilya at halos lahat ng building sa eskwelahan ay pamilya niya ang donor. Kaya hindi maiwasan na may special treatment siya sa mga faculty members and officers. As a person, si Annie ay napakabait. Walang kieme, hindi maarte. Dito rin lalo kaming itinutukso sa isa't isa. Pati mga teachers ay nakisali na rin. Nakikisakay si Annie sa mga biro pero ako ay hindi. Naging parang celebrity kami. Akala ng marami ay mag-ona talaga kami. Palibasa ay kilalang pamilya, pati sa baryo namin ay kumalat na rin ang balita na girlfriend ko na si Annie. Tuwing may nagtatanong ay ngiti lang ang kasagutan ko. Proud ako pero sa kabila noon ay nalulungkot din dahil ang lahat naman ay walang katotohanan. Napagtanto ko, Papa Dudut, na torpe talaga ako. Dahil pag-usapang pag-ibig na ay talagang hindi ko kayang ihayag ang mga yon sa kanya. Pakiramdam ko ay may damdamin din siya sa akin. Madalas ko rin siyang nahuhuling sumusulyap ng panakaw. Ang isa pang sagabal ay walang tigil ang panunukso na minsan ay naiirita na nga ako. Malaking turn off sa akin ang panunukso na dumating sa puntong hindi ko na nga naiintindihan. Biro mo ha, minsan labasan at siksikan sa hallway. Nagkadikit lang ang aming braso, may nag-react na lang, uy, magkadikit sila. Overall smooth sailing ang buhay sophomore ko. Masaya. Sa aking sarili, alam ko na malaki ang improvements ko as a person. Walang duda. Natural na matalino si Annie. Walang effort sa tingin ko. Siguro yung malaking bagay kung paano pinalaki at ang environment kung saan siya lumaki. Ako, kailangan ko pa ng extra effort para makahabol. Nakasasabay man sa agos pero hirap. Sa closing ng school year, outstanding pa rin si Annie. Masaya na rin ako sa dalawang medal na dethrone ko pa ang mayabang na si Bonnie sa Leadership Award. Nakuha niya ang special award na Best Debater sa pagkakapanalo niya sa debate sa buong Western Visayas. Magaling siya at plus ang fluency niya sa English language. Dapat kasali ako sa group pero hindi ako pinayagan ni Manong Ando dahil mawawala ako ng 4 na araw at walang tatao sa bahay. Noong junior high school ay binawasan ko na ang mga extracurricular activities. Pinapatakbo nila ako sa student council as vice president. Sa student council kasi ang presidente ay kailangan ay senior student at ang vice president naman
ay junior student. Tumanggi ako dahil ang target ko ay junior officer sa CAT, short for Citizens Army Training. Malaki kasi ang chance na maging corp commander pagdating ng 4th year kung ngayon pa lamang ay officer na ako. Dito sa 3rd year ay may tinatawag silang selective subjects. Pinapipili ang mga estudyante kung ano ang gusto nila. May carpentry, electricity, music and arts at marami pang iba na parang hands-on training at marami kang matututunan. Nalaman ko na pinili ni Annie ang arts and music kaya yun na rin ang pinili ko. Sa pagkakataong ito ay nahati ang section 1 sa dalawang grupo. Ang grupo ko at ang isa sa pamumuno naman ni Annie. Majority ng kagrupo ko ay mga lalaki at ang sa kanya ay mga babae. Kapag may okasyon sa school ay kami ang natutoka sa paghahanda ng mga kakailanganin sa stage. Dahil dalawa ang leader ay hindi maiwasan ng iringan, lalo na kung sino ang gagawa ng kung ano. Walang problema sa amin ni Annie. Ang problema ay ang mga miyembro. Nagpapalabas din kami ng mga shows like dancing, singing, stage acts, like skits and mostly ay comedies tuwing Friday sa amphitheater ng eskwelahan. Alternate kung kami ay magpalabas ng programa. Ibig sabihin may 2 weeks kaming preparation bago mag-show. Ito ay pinapalabas tuwing closing ceremony ng school week. Doon kami ginigrade ng aming mga teachers. Mahirap na trabaho lalo na kung leader ka ng grupo. Karamihan kasi sa mga members ko ay umaasa na lamang. Sa pagkakataong ito ay napapansin kong medyo hindi maganda ang pakikitungo ng bawat grupo sa isa't isa. May mga naririnig akong may mga hindi magandang komento ng bawat panig. Parang personal na ang labanan. May mga panunulsol, paninira at inggitan na akong napupuna. Alam kong hindi magagawa ni Annie ang mga naririnig ko. Wala yon sa personality niya pero nalumbay ako sa mga pangyayari. Mahal na mahal ko siya at ayaw kong magkasakitan kami ng damdamin. Kung pwedeng umurong o magpalit ng subject ay ginawa ko na. Noong malapit na ang foundation day ng eskwelahan ay nakatoka kaming magkaroon ng numbers sa programa. Ang sabi ng teacher ay galingan daw namin at panauhin ang district officers ng DECS at si Mayor Uncle ni Annie. Ang pinili ng grupo ni Annie ay Song and Dance Act, parang cheering squad na bagay naman sa kanila na mostly ay magagandang dilag ang mga miyembro. Ang sa amin, ang sabi ko kay teacher ay comedy skit na lamang. Pero nagkaroon ng pagbabago nang magplano kami ng grupo sa binabantayan kong bahay. Nauuyam na raw sila sa comedy skit. Isa pa ay nauubusan na rin kami ng mga jokes at pinagbabawal din ng mga green jokes. Napagkasunduan namin na gumawa ng heavy drama para maiba naman. Napag-usapan din na dito na kami sa bahay magpa-practice para ma-surprise naman sila pagdating sa araw ng program. Swerte naman na tatlo kami sa grupo ko ang medyo may malawak at malalim ang imaginations. Kaming tatlo ang contributor sa school news organ namin. Ako ay sa short story, ang girl kong member ay sa essay writing at ang isang lalaki ay magaling naman sa caricature. Nakabuo kami ng plot at ako ang sumulat ng storya. Pinagtulungan namin ng pag-edit at pagkatapos ng ilang revisions ay nakabuo kami ng isang drama. Sa totoo lang ay tragic story na alam naming madaling makakaantig sa damdamin ng audience. Dumating ang araw ng palabas at humanga ang lahat sa number ni na Annie. Napaka-sexy nila sa suot nilang mini skirts at panty shorts. Wala akong pakialam sa iba kundi kay Annie lamang nakafocus ang mata ko. Maladyosa ang tingin ko sa kanya. Ang kapintasan lang niya ay ang nakaumbok na maitim na nunal sa hita niya. Wala na ang baby fats niya. High energy at medyo acrobatic ang sayaw nila at nangangailangan ng hawak, yakap at yapos ng kanyang lalaking partner. Kahit alam kong bading ang partner niyang si Bonnie ay nagsiselos at naiinggit ako. Sana ako na lang ang kapartner niya.
na alam kong imposible. Una ay hindi kami magkagrupo at higit sa lahat ay hindi ako marunong sumayaw. Nang kami na ang magpapalabas, ako na ang umakto bilang narrator para mapaiksi at mapagkasya ang story sa allotted maximum time na 15 minutes. Mga highlights lamang ng storya ang mga actual acts. My biggest revelation dito sa play namin. Dahil nung nag-iinsayo pa lamang kami ay malamya ang mga performances ng mga actors. Nagulat kami nang actual na ay naging very intense ang performance nila. At dumating pa sa punto na ang lead actor ay tutuhanan na ang pag-iyak. Napaiyak ang audience, Papa Dudut. Pati ang nagbibigay ng background music ay nakalimutang pindutin ang cassette player. Nagkaroon ng almost 20 second standing ovation. Nang mag-speech si Mayor ay nagbiro na may kasalanan daw kami sa kanya. Kailanman ay hindi niya pinaiyak ang kanyang misis, tapos kami lang ang magpapaiyak sa kanya. Hanggang tinga ang ngiti ng mga teachers namin at panay congratulatory words ang natanggap nila mula sa mga VIPs na dumalo. Tuwang-tuwa ang mga kagrupo ko. Feeling nila ay panalo kami. Kung baga sa boxing ay knockout win na. Lahat ay masaya, ako lang ang hindi. Nakikita ko kasi si Annie at ang mga kasama na walang imik. Para bang mga taga-ibang eskwelahan sila at hindi kami magkakakilala at magkakaklase. Bakit naman kasi masyado nilang sineseryoso at ang trato sa amin ay mga kalaban? How I wish na kasama ko siyang nagsasaya at hindi yung feeling niya ay siya ay talunan. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na bumalik sa dati ang masaya naming samahan sa classroom. Dahil sa competition na nais masapawan ng isa't isa sa halos lahat ng aspeto ng junior high school life namin, nasisira ang diwa ng pagkakaibigan. Humantong pa ito sa isang hindi magandang tagpo nang magpaalam ang lead actor ko. Gusto na niyang lumipat sa grupo ni na Annie. Siyempre, masama ang loob ko at sinabi ko sa kanya na point blank ang damdaming yon. Naririnig yon ng lahat ng naroon sa library. Kasalukuyang nakaupo sa kabilang mesa si Annie, si Bonnie at ang dalawa pang girls sa kabilang grupo nila. Nag-react si Bonnie at pasigaw na, "Hoy, hindi namin siya pinipirata. Siya ang may gusto." Feeling ko, Papa Dudut, ay umakyat ang dugo ko sa ulo. "Bakit kayo nakikisabat dyan? Baka gusto nyong isa-isahin ko kayong pagsasampalin." Ang pasigaw kong gante sa kanila. Nakita ko kung paano namilog ang mga mata ni Annie at saglit na natulala. Nang mahimasmasan ay wala siyang kahit na isang katagang sinabi kundi ang yumuko na lamang at sabay ang pagyugyog ng magkabilang balikat. At nakita ko ang masaganang mga luha na umago sa kanyang mga mata. Nabigla ako. Pinaiyak ko ang aking mahal. Pinagsisihan ko ang aking ginawa, Papa Dudut, at humingi ako ng dispensa. Hindi nila tinanggap, at least ng mga kasamahan ni Annie. Lumabas sila ng library pero napag-iwanan pa ng mga masasakit na salitang ilan sa kumampi sa kanya. Ang iba doon ay hinahamak pa ang aking pagkatao. Nagawa ko lang pigilin, pero sa totoo lang ay gustong gusto ko na ring umiyak. Lumaganap kaagad ang nangyari sa buong eskwelahan. Pinatawag kaming tatlo, si Annie, ako, si Bonnie, kinabukasan ng principal na siya ring guidance counselor. Nagpaliwanagan kami ng bawat panig at humingi ako ng sorry kay Bonnie at kay Annie. Nagsorry din si Bonnie na katulad ko ay nabigla din. Pinayuhan din ang buong klase ng aming advisor na pinopromote ang school, ang competition para ma-inspire at hindi para mag-away-away. Huwag magpersonalan, dapat magtulungan, teamwork. Dahil doon ay nagkasundo kami magkakaklase na balik sa dati ang lahat. Balik din sa dati na lagi kaming tinutukso sa isa't isa. Balik ang love team namin ni Annie. At least sa mga mata ng mga nakapaligid sa aming dalawa. Minsan, ibinuko si Annie ng kanyang close friend na kaklase ko rin. Hindi raw ako tinatawag ni Annie sa aking pangalan.
ang lagi daw niyang ginagamit ay ang mga panghalip. O siya, instead sa pangalan ko ang bibigkasin. Matapos kaming magkasigawan sa library, ang tawag niya sa akin ay my beloved enemy na raw. Kalog din si Annie at alam kong nagbibiro lamang siya. At natutuwa naman ako. Masaya na ako at napapansin niya. Tuloy pa rin ang kinagawian namin simula noong first year hanggang sa ngayon. Na kapag may kailangan sa isa't isa ay hindi personal na lumalapit. May third person laging involved. Siguro katulad ko ay may phobia na rin siya na katakot-takot na tukso ang aming inaabot kapag personal kaming nag-uusap. Sa age niyang 15 ay wala ni isang naglakas loob na manligaw. Gustuhin ko mang manligaw ay maraming sagabal. At iisipin ko pa lamang ay naduduwag na ako. Bukod sa pagiging brain and beauty ay anak pa siya ng maimpluwensyang pamilya. Siguro katulad ko na intimidate din sila. Kung looks naman ang pagbabasihan ay hindi rin naman ako nahuhuli. Marami din naman ang kinikilig na mga girls sa akin. Mga nagpaparamdam. Ang sabi nila ay tall, dark and handsome. Ang mga bading daw ay marunong kumilatis ng mga lalaki. Sa totoo lang ay lapitin ako ng mga bading pero hindi ako pumabattle sa kanila. Bago matapos ang school year ay nahirang ako na magiging next corps commander ng CAT sa susunod na pasukan. Nagkaroon pa ng turnover ceremony, change of command, dahil ang kasalukuyang commander ay gagraduate na ng high school. Dapat masaya ako pero hindi. Kalilibing lang ni Manong Ando. Namatay siya habang natutulog. Ang bahay na minana ay kinuha na ng mga kamag-anak. Ang pagpasok ko sa fourth year ay malalagay sa alanganin. Maraming nakasimpatya, mga classmates ko at mga teachers. Pero hanggang doon na lang ang kanilang magagawa. Sinabi nila kay Annie ang sitwasyon ko at nakatalikod ako noon. Tumitig daw sa akin ang matagal at nagsalita pero hindi tinapos. Kung may sarili lang akong pera, ang sabi ni Annie. Sumapit ng summer vacation, muli akong sumabak bilang kargador ng tubo. Malakas na ako ngayon pero naninibago dahil 3 years na rin akong hindi nakagawa ng mahirap na trabahong ito. Decided na akong mag-ipon para sa susunod na pasukan. Ang tuition fee ay madali lang. Ang mabigat ay ang pang-araw-araw na gastusin at boarding house. Nangako naman si Nanay Inday na susuportahan ako. Total ay isang taon na lamang at makakapagtapos na ako kahit high school. Ang dalawa kong pinsan ay tumigil na rin naman pagka-graduate ng grade 6. Buwan ng Mayo ang fiesta sa amin. At ang alaga naming baboy na sana ay kakatayin para sa handa ay ibinenta na lamang para sa pasukan. Uso kasi sa amin na kahit wala nang makain pero kapag fiesta ay bongga. Nakakahiya kasi na kapag may dumating na bisita at wala kang handa. Nakapag-enroll ako sa fourth year at tuwing Friday ng hapon ay umuwi ako at ang balik ko naman ay Sunday afternoon. Kapag weekend ay nagtatrabaho ko sa plantation para naman makatulong kahit papaano sa mga pangangailangan. Hindi na ako sumali sa mga extracurricular activities. Pinagtuunan ko na lamang ang pagiging corps commander ng CAT. Iniwasan ko na rin ang pakikipagkompetensya kina Annie at kay Bonnie. Kaya ang kinuha kong selective subject ay carpentry at dalawang close friends ko lamang ang sumama sa akin. Dito ako natutong gumawa ng mga furnitures. Naging ka-close ko si Sir Lucas na teacher ko sa woodworking at kapag wala akong ginagawa, tumutulong ako sa kanya sa paggawa ng mga office tables o pagre-repair ng mga sirang desk ng eskwelahan. Sa pagiging corps commander ay lalong naging prominente ako sa buong eskwelahan. Parang status symbol ito na pinakahahangad ng lahat. Sir na ang tawag sa akin ng buong junior at senior class. Junior at senior proms namin ay hindi ko na na-enjoy dahil kami ang namamahala ng peace and order sa venue. Sa kabila ng lahat ay sinikap ko pa rin na ma-maintain ang aking mga grado.
Sa tingin ko ay close fight ang standing namin ni Annie at malayong pangatlo naman si Bonnie. Si Bonnie ang nahirang na presidente ng student council at editor naman ng school organ si Annie. Paminsan-minsan ay nagko-contribute pa rin ako ng mga short stories at anecdotes. Walang nagbago sa relasyon namin ni Annie. Parang showbiz. Gawa-gawa lamang ang pagiging ka-love team namin. Alam ko at alam niya mismo ng mga nakapaligid sa amin na mahal namin ang isa't isa. Pero para sa akin, ang nakapaligid sa amin ang nagsisilbing pader na pumapagitan sa aming dalawa. Idagdag pa ang mga inferiorities ko na hindi ko kayang mapaglabanan. Bago dumating ang semifinals exams ay binulong sa akin ni Sir Lucas na nagkaroon na raw ng meeting ang buong faculty upang pag-usapan ang nalalapit na graduation day. Mukha daw ilalaglag ako ng mga pro Annie teachers kasama na ang class advisor namin. Karamihan daw ay bumabackup sa akin ay mula sa first year and second year teachers lamang. Naiinis nga daw siya dahil 90% lang ang ibibigay niyang grade sa akin pero ginawa niyang 95% para daw kahit papaano ay makatulong sa ratings ko. Magmi-meeting pa daw uli sila para i-finalize ang lahat-lahat na related sa paghahanda sa nalalapit na graduation day. 2 weeks after ay nag-resign si Sir Lucas dahil natanggap siya para magtrabaho sa Saudi. Sumunod na araw ay sinabi sa akin ng dati kong advisor noong second year na decided na kung sino ang mga honor students ng graduating class. Nagpahabol pa siya ng mga salita na napolitika ka, Elmo. Si Annie ang valedictorian, si Bonnie ay salutatorian at ako ay second honorable ang nakuha. Ang katwiran ay wala akong activities noong first year at ganun din sa fourth year. Walang problema sa akin kung si Annie ang makakuha ng highest honor because she is totally deserving. Pero ang malalagpasan ako ng dalawang tao ay hindi ko matatanggap. Matatalino din naman sila and I have nothing against them. Best friend ko pa nga ang isa. Pero alam kong mas nakakalamang ako sa kanila. Masamang masama ang loob ko, Papa Dudut, at hindi na ako kumuha ng semifinal at final exam bilang silent protest. Kahit formalidad na lamang ang mga nasabing huling dalawang exams. Pwede pa raw magbago ang standing in case na hindi ko maipasa ang mga ito. Pagkatapos ng command and review sa CAT at ang turnover ceremony para sa susunod na corps commander ay hindi na ako nagpakita pa sa eskwelahan. Bahala ko din na huwag umaten ng graduation sakaling payagan nila akong mag-graduate kahit zero ako sa semifinals and final exams. Hindi ko na alam kung makapagpapatuloy pa ako sa college tapos ay ginaganito nila ako. Sa mga isiping yon ay lalong nilukuban ako ng frustrations ang aking buong pagkatao. Isang araw may bumisita sa akin sa pinagtatrabahuhan kong tubuhan ang aking class advisor. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako umattend ng klase. Ang masama ay zero pa ang huling dalawang exams ko. Katwiran ko ay nagkasakit ako. Kung gusto ko raw makagraduate ay kailangan kumuha ko ng special exams. Alam na ng mga close friends ko na masama ang loob ko sa buong pamunuan ng eskwelahan. Hindi ko na lang sinabi sa kanila kung ano ang dahilan. Hula ko ay naikuwento na rin nila sa aming advisor. Ma'am, useless na rin. Nahangarin ko pang makagraduate dahil sigurado naman na hindi ako makakapasok sa college. Dito pa rin ang bagsak ko sa pagiging kargador ng tubo. So graduate man o hindi, wala nang pinagkaiba yun. Lalong madadagdagan lamang ang bigat na dalahin ko sa aking dibdib dahil sa mga kabiguan ko sa buhay. Yan ang mga salitang binitawan ko sa aking teacher na may tonong puno ng paghihinanakit. Hindi ko na malayan habang sinasabi ko ito ay umagos na pala ang aking mga luha. Nanlambot ako. Sa pagtiklop ng aking mga tuhod ay tuluyan na akong bumigay. Isang impit na haguluhol ang kumawala sa akin. Naging speechless ang aking teacher sa mga sandaling yon. Ang tangi lamang niyang nagawa ay tapikin ang mahina ang likod ko. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya sa akin na babalik siya in 2 days.
After 2 days ay may nakita akong van na pumarada sa feeder road malapit sa aming bahay. Ang nakatawag pansin kaagad ay ang tatak ng van sa tagiliran. Pangalan nyo ng aming eskwelahan. Mga 300 meters ang layo kaya hindi ko masyadong namukhaan na mga 15 estudyanteng bumaba at patungo sila sa direksyon ng aming bahay kung saan ay nakaupo ako sa ilalim ng puno ng mangga. Malayo pa ay pakaway-kaway na sila. Laking gulat ko, Papa Dudut, dahil hindi ang advisor ko ang bumalik kundi ang buong barkadahan. Ang aking mga classmates at kasama nila ang aking mahal na si Annie. Mixed feelings ang nararamdaman ko. Masaya dahil nag-effort siya na puntahan ako. Nahihiya dahil nakita niya ang barong-barong na bahay namin. Inabot sa akin ni Annie ang maliit na folder at napaloob doon ang typewritten na sulat galing mismo sa aming principal. Kailangan ko raw umattend ng graduation dahil salutatorian ako. Nakalagay na rin doon ang gawa ng salutatory address na kailangan ko ring practicein. Kailangan ko ring pumasok upang makapag-ensayo para sa mga gaganapin sa aming graduation programs. Sa mga hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ako ng guilt sa aking sarili. Feeling ko ay nagpaka-importante ako na kailangan pa akong suyuin. Lalong-lalo na nang sabihin ni Annie na, "Elmo, hindi magiging kumpleto ang graduation." Nag-pause siya. Sabay dugtong. "Natin kung wala ka. Importante ang bahagi mo sa araw na yon," ang seryosong sabi niya. Napatingin ako sa mga classmates ko na nasa bandang likuran lang ni Annie. Lahat sila ay nagkikindatan. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Feeling ko ay nakaangat na ang mga paa ko sa lupa. Ang gaan sa pakiramdam. Dumating ang araw ng graduation. 5 kami na nakaupo sa unahan kasama si Bonnie na first honor at ang 2 ko pang classmates na nakakuha naman ng second and third honor. Sa pinakagitna ay kami ni Annie ang magkatabi. Isa sa pinakakinainisan ko sa aking sarili ay hindi ko kayang makipag-usap ng casual kay Annie. Kung sa iba ay madaldal ako at mahilig mambola, sa kanya ay wala akong maisip na sabihin. Siya ang bumasag sa aming katahimikan. "Kinakabahan ka ba?" ang tanong niya. Medyo. Tipid kong sagot na pakiwari ko ay katulad din niya ako na walang maisip sabihin. Sa 4 na taon naming magkakaklase ay hindi pa nangyari na nagkausap kami ng kasual. At hindi siya ang may mali, kundi ako. Nang matapos ang program ay hindi ko na nagawang makalapit pa kay Annie para man lang mag-congratulate. Napapaligiran siya ng mga kamag-anak niya at ng mga VIP sa bayan at eskwelahan. Siya ang may pinakamaraming nakuhang awards. Siya ang star ng school namin. Siya ang star sa lahat ng naroon ng araw na yon. At higit sa lahat, para sa akin, siya ang star ng puso ko. Sa graduation ball ay hindi rin ako nagkalakas ng loob na maisayaw siya dahil marami ang nakikisayaw sa kanya. Hanggang tingin lamang ako mula sa malayo. Kaya naman hindi nakakaligtas sa akin ang madalas niyang pagsulyap sa kinakaroonan ko. Nalulungkot ako dahil alam ko na maaaring eto na ang pinakahuling sandali na masisilayan ko siya. Tunay siyang bituin sa akin. Katulad ng isang bituin sa langit ay napakalayo niya. Nakikita ang kanyang kaningningan pero hindi ko siya kayang abutin. Nag-offer ang colleges sa amin ng scholarship sa mga katulad kong mahirap. Kapag valedictorian ka sa high school ay automatic free tuition ka na. Kapag salutatorian ay half tuition naman. Pero may option na kung mamimaintain mo ang high grades the whole year ay pwede kang maging free tuition pagsapit ng second year college. Sa tulong ng aking mga pinsan at ni Nanay Inday ay nakapag-enroll ako. Ang kinuha kong kurso ay civil engineering. Above average ang grades ko, kaya naman pagdating ko ng second year ay wala na akong binayarang tuition fees. Gayunpaman ay nakikita kong hirap na hirap si Nanay Inday para itaguyod ang aking pangangailangan bilang estudyante.
Para makatulong ay tumatanggap ako ng mga drafting jobs ng mga estudyanteng tamad gumawa ng kanilang projects para pandagdag sa aking allowance. Ang masama, noong malapit na ang final exams ay na-ospital ako. Naibenta ang dalawang kalabaw na pinagkakakitaan ng asawa ni Nanay Inday. Noong nasa ospital ako ay isang sorpresa ang bumulaga sa akin. Labing isang mga estudyante na puro mga babae ang aking dalaw noong gabing yon. Ibang-iba ang kanilang uniforms. Patunay na nanggaling pa sila sa iba't ibang eskwelahan. Sila ang mga classmates ko noong high school at isa na doon ang star ng puso ko. Walang iba kung hindi si Annie. Siya ang nagyaya na dalawin ako nang malaman sa aming common friend ang kalagayan ko. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay bigla akong lumakas. Masaya ako ng gabing yon. For the first time ay casual na kaming nag-uusap ni Annie. Matapos ang dalawang taon na hindi kami nagkita ay malaki na ang pinagbago ng grupo. Nagmature na at wala na ang ugaling high school na maiingay at magugulo. Anong course ang kinuha mo? Tanong ko kay Annie. Pre-med, sagot niya. At wala pa rin boyfriend, dugtong naman ang isa. At paano naman na magkaka-boyfriend niyan, eh may asawa na. Sabad din ang isa pa. Bigla silang nagtawanan. Nagkwento sila na habang papasok sila ng ospital ay medyo may pagkapilyo ang guard. Nagtanong at bakit nang dami-dami nyo kung kaano-ano nyo ang pasyente. Ako ang asawa at ang lahat ng mga kasama ko ay mga kerida niya. May kapilyahang sagot ni Annie sa guard. Napagkasunduan namin na next school year paminsan-minsan ay magkikita kaming lahat na mga magbabarkada. Dapat matutuwa ako. At last ay mapapalapit na kami ni Annie sa isa't isa. Hindi ko masasabi sa kanila na last school year ko na ito dahil wala na akong ipangtutustos para magpatuloy sa pag-aaral. Ang isa pang problema ay may GF na ako. Tapos na ang final exam nang lumabas ako ng ospital, kaya nag-take na lamang ako ng special exam. Ang resulta ay halos kalahati ng aking mga subjects ang bagsak sa finals. Pasado naman lahat dahil matataas din ang mga prelim at midterm exams ko. Pero hindi yon sapat para mapanatili ko ang aking scholarship na sponsored ng eskwelahan. Nang mga panahon na yon ay meron akong ka-boardmate na babae. Kay ang pangalan. Sa una, physical attraction lang talaga ang pagkakagusto ko sa kanya. Siya ang tipo ng babae na kapag nakasalubong mo, babae ka man o lalaki, lilingon at lilingon ka talaga paglampas niya. Napaka-sexy. Mahilig magsuot ng hapit na mga damit, pang beauty queen ang figure niya. Kung ang buong physical attributes niya ang pag-uusapan ay walang panama si Annie. Mabait si Kay, civil engineering din ang kurso niya. Sa ibang school nga lang siya pumapasok. Hirap siya sa calculus at sa math related subjects at ako ang takbuhan niya lagi ng tulong. Kalaunan ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya at siya ang kauna-unahang naging GF ko. Noong dinalaw ako ni Anne sa ospital ay nagkataong kaalis lang niya. Doon ko napatunayan, Papa Dudut, na mas matimbang pa rin si Annie sa akin. Hindi sapat ang kagandahan, kabaitan at mahigit isang taon naming pinagsamahan ni Kay para mapalitan niya si Annie sa puso ko. Hindi na ako nakapag-enroll ng sumunod na school year. Inasikaso ko na lamang ang records ko sa eskwelahan at tumulak na ako ng Maynila. Hinatid pa ako ni Kay sa pier. Nakakalungkot din na magkakahiwalay na kami at walang kasiguraduhan kung kami ay magkikita pang muli. Napamahal na rin siya sa akin. Nangako naman ako na hindi ko siya kakalimutan. Napaiyak siya at lalong napahikbi ng sinabayan pa ng kantang Babe na kasalukuyang pinapatugtog sa sound system ng barko. Tumulak ako ng Maynila na iisang hangarin ang makahanap ng trabaho at ituloy ang naudlot kong pag-aaral. Tumuloy ako sa pinsang kong naninirahan sa tondo na ang trabaho ay pahinante ng mga trucking sa pier. Swerte naman, after 2 weeks ay nakapasok ako sa isang shopping center sa Avenida bilang isang stockman. Ang pasok ko ay 10 a.m. hanggang 8 p.m.
Hindi po pwede ang oras kung magna-night schooling ako. Nag-ipon ako and after 8 months ay nag-resign na rin ako at lumipat sa Baclaran at doon ay umupa ng maliit na kwarto. Hindi ko ibinigay kay Kay ang bagong address ko dahil wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Mabuti na rin ang ganon na putol na ang aming communication para hindi na madagdagan ang guilt feelings ko at awa sa kanya. Mas simple lang at hindi complicated ang lahat. Si Annie pa rin ang mahal ko. Nag-apply ako as security guard at na-assign sa isang bangko. Doon ko nakilala ang isang kaprobinsya na supervisor namin. Sa tulong niya ay nakapag-enroll ako sa pamamagitan ng pag-a-assign sa akin bilang night shift guard sa isang residential unit. Simula noon ay naging monotonous na ang takbo ng buhay ko. Tulog sa umaga, sa school kinahapunan at naka-duty naman sa gabi. Nakakapagod na rin. Ang nagbibigay na lamang sa akin ng lakas ay ang hangaring makapagtapos ako ng pag-aaral. Makahanap ng magandang trabaho at kung sakasakali ay hindi ako magiging alangan kay Annie at sa pamilya niya. Kung sakali namang iba ang mapangasawa ko, madudulutan ko naman ng magandang kinabukasan ang aking magiging mga anak. Noong unang lipat ko sa Baclaran ay napansin ko kaagad ang isang mistisaheng dalagita na naglalaro ng badminton sa kalye. 15 years old pa lamang siya to be exact. Napagalaman kong Luna ang pangalan niya. Apo siya ng aking landlady, isang Spanish mestiza. Yan ang masarap maging GF paglaki niya, sabi ko sa aking ka-roommate. Ligawan mo pare, bagay sa'yo yan. Pogi ka naman eh, sagot niya. Tumawa ko sabay sabing, gusto mo yata akong makulong no? Bandang huli para makatipid ay nagpa siya akong magstay in sa binabantayan kong compound. Isang acquired property ng bangko yon. Bilang guard ay hindi maiiwasan na magre-reassign kami. At lagi naman akong nakikiusap sa agency namin na kung maaari ay sa night shift ako ilagay para hindi conflict sa eskwelahan. Salamat naman at sumisimpatya sila sa mga katulad kong naghahangad na makapag-aral. 4 na taon na gano'n ang routine ko. Pagka-graduate ko ay hindi kaagad ako nakahanap ng trabaho. Nag-review muna ako para sa board exam. Nang malaman ng agency na graduate na ako, ay inilipat nila ako sa head office ng bangko sa Makati. Naging supervisor ako. Bumalik sa dati kong inuupahan sa Baclaran at baka may bakante at isa pa ay malapit ito sa Makati. Salamat naman at kaaalis lang nang umuupa mismo sa kwarto ng inuupahan ko noong 4 years ago. Isang umaga, palabas ako ng gate nang makasalubong ko ang isang napakagandang dalaga na papasok naman ng gate. Ikaw ba si Luna? Tanong ko. Opo, sino po ba kayo? Ang sagot niya sa akin. Huwag ka nang magpo. Bata pa naman ako sa edad na 26, biro ko. Dati na ako nangungupahan sa kabilang pinto, 4 na taon ang nakakaraan. Hindi ko kayo natatandaan. Sige po, bye. Sabay nagmamadaling pumasok sa compound. Sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudut, ay naulit ang senaryo noong unang pagkikita ko kay Annie. Ang pagkakaroon ng damdaming hindi ko mawari. Isang intense na attraction sa isang babae na kahit na hindi ko pa lubusang nakikilala, ay attracted na ako kaagad sa kanya. Hindi physical attraction, kundi naiibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko ito naramdaman kay Luna noong una ko siyang nakita 4 years ago. Siguro noon ay bata pa siya at ngayon ay isa na siyang ganap na dalaga sa edad na 19. At simula noon tuwing makakasalubong kami, ay hindi ko nakakaligtaan na batiin siya ng Hi, Miss Beautiful. Ngiti lang lagi ang kanyang tugon sa bayo ko. Nagmamadaling lalakad na parang may kinakatakutan. Nalaman kong nagtatrabaho na pala si Luna, section supervisor sa isang malaking mall sa Makati. Pagka-graduate ng high school ay namasukan na at pagkalipas ng 2 taon ay na-promote na siya kaagad. Isang umaga habang nagkakape ay naisipan kong magtambay sa labasan bitbit ang isang tasa. Nadatnang ko si Luna at ang kanyang friend na si Mitch. Nagkwekwentuhan sila sa mahabang concrete bench sa tabi ng gate.
Hi Miss Beautiful. Hi Mitch. Pwede bang makiupo? Pwedeng-pwede Mr. Handsome. Ang pabirong ganti naman ni Mitch. Nang makaupo na ako ay binati kong muli si Luna. Hi Luna. Este Miss Beautiful pala. Hindi mo pa rin ba ako natatandaan? Natatandaan na kita. Ikaw yung bate ng bate sa akin ng Hi Miss Beautiful kahit saan. Ang nakangiting sagot niya. At least may pagkakakilala na ako na hindi mo makakalimutan, tugon ko. Maya-maya niyan magalit ang girlfriend mo at hindi siyang tinatawag mong Miss Beautiful. Siguro pangit ang girlfriend mo, no? Sabay irap niya sa akin. Wala pa akong GF. Ikaw lang yung babaeng tinatawag ko ng ganyan. Kaya ikaw lang ang may karapatang magalit kung itatawag ko yon sa iba, sagot ko. At ano naman ang karapatan kong magalit eh hindi naman kita boyfriend. Eh di gawin mo na akong boyfriend para may karapatan ka na. Ganti ko naman sa kanya. Wow, ang bilis mo Mr. Handsome ha. Dire-direcho, walang preno. Ang sabad naman ni Mitch. Matapos magpalitan ng mga biro ay nagtawanan na lamang kaming tatlo. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang isang medyo may kaliitan ng pangangatawan na lalaki. Galit na kinausap si Luna at sinabing bakit hindi ka pumasok sa loob. Ano bang ginagawa mo dito? Tumayo si Luna. Nag-excuse sa amin at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Masama ang tingin sa akin ng lalaki na sinabayan din ang alis. Sino ba yung bastos na yon? Naliliitan yata sa akin eh. Tanong ko kay Mitch. Malungkot ang tugon ni Mitch. Ewan ko ba dyan kay Luna? Kung anong nakita dyan sa unggoy na yon? Kung ako sa kanya, matagal ko nang dinispatcha at walang kwentang boyfriend niyang yan. Ligawan mo kaya si Luna ng mahimasmasan para naman ma-realize niya na mas maraming nakakahigit pa kay Marlon. Na kung anong pangit niya, siya rin pangit ng ugali niya. Love triangle? Ayoko nga. Kasi lalabas na ako ang kontrabida rito. Hindi naman pang kontrabida ang tipo ko, no? Pangbida. Ang payabang na biro ko kay Mitch. Alam ko, Papa Dudut, na mahal ko si Luna. Kung gaano katindi ang pagmamahal ko kay Annie ay siya rin nararamdaman ko para kay Luna sa ngayon. Kaya naman nangingit-ngit ang damdamin ko sa mga sandaling yon at gusto kong upakan na yung Marlon. Simula noon ay umiwas na sa akin si Luna. Pinasabi rin niya kay Mitch na kung maaari ay huwag na siyang lapitan o batiin man lang dahil madalas daw siyang inaaway ng boyfriend niya. Wala naman akong magagawa kundi ang sumunod at ayaw ko naman ang gulo lalo na kung ang unang apektado ay si Luna. Mula noon ay naging tagamasid na lamang ako mula sa malayo. Bantay sarado na si Luna kay Marlon. Hatid sundo na sa trabaho at kung wala namang pasok ay laging nakadikit kay Luna. Minsan nakita ko si Marlon na duguan ng mga kamay habang sinusuntok ang pader at lumuluhang inaawat naman siya ni Luna. Alam ko na nag-aaway na naman sila at parang alam ko na rin kung bakit. Madalas tinatanong ko na rin ang aking sarili kung bakit ganito kasidhi ang pagkagusto ko kay Luna. Kung tutuusin ay hindi pa naman masasabing close kami. At ang pag-uusap namin ay informal at mga biru-biruan lamang. Hindi ko palubos na kabisado ang pagkatao niya at ganon din siya sa akin. Pero kung intuition ko ang pagbabasihan ay parang matagal ko na siyang kakilala. Isang umaga habang ako ay nag-aabang ng jeep papunta ng trabaho ay lumapit sa akin si Mitch. Elmo, nasa destino ngayon si Marlon sa construction firm na pinapasukan niya. Baka pwedeng sunduin mo si Luna after work? Bakit? Tanong ko. Emotionally down ngayon yun eh. Suggestion ko lang kung maaaring kausapin mo siya. Payuhan, anything. Just talk to her. Masyadong mabait si Luna. Ayaw na ayaw niya na may nasasaktang tao kahit na ang kapalit naman yan, eh nagdurusa siya. Nahihiwagaan ako sa mga sinasabi ni Mitch. Ayaw naman niyang mag-elaborate pa. Kaya kahit nakaschedule akong pumasok ng review center para sa board exam ay pinagpaliban ko muna. 8:30 p.m. ang labasan ni Luna sa mall
Kaya 7pm pa lang ay nasa loob na ako. Palapit na ako ng department niya. Alam kong nakita niya ako. Alam ko rin kunwari ay hindi niya ako napansin sa baydampot ng ilang mga paninda at pumasok sa stockroom. Naghintay ako pero after 20 minutes ay hindi pa rin siya lumalabas. Nang matanto kong umiiwas siya ay humingi ako ng kapirasong papel sa isang sales clerk at nag-note ako. "Hi Miss Beautiful, reserve dinner for two at the restaurant across the street. If you don't feel like, no need to show up and I will understand. Elmo." Ipinakisuyo ko sa clerk na ibigay yon kay Luna. Dahil hindi ko naman tinupi ang papel ay binasa yon ng clerk habang naglalakad. Bago pumasok ng pintuan ay lumingon siyang nakangiti sabay pakita ng dalawang mga kamay na naka-thumbs up. Umorder na ako ng dinner pero sinabihan ko ang waiter na huwag munang iserve hanggang hindi dumarating ang kadate ko. Kapag hindi dumating ay ibalot na lang niya. Sinadya kong naupo na nakatalikod sa pintuan para hindi ko makita ang pagdating niya. Sa ginawa kong yon ay nagkaroon ng suspense effect sa akin kung darating ba siya o hindi. Puno ng tensyon at pananabik ang bawat sandali ng paghihintay ko. Pinagpawisan ang mga palad ko kahit na naka-aircon. Parang wala ako sa sarili, kaya hindi ko namalayan na nakatayo na pala si Luna sa katapat kong upuan. "Hi, pwede ba akong maupo?" ang bungad niyang nakangiti. "Sorry miss, pero may kadate akong hinihintay." "Luna ang pangalan." "Kung Luna ang pangalan mo, pwede ka nang maupo." "Ikaw talaga. Hindi pa kita nakitang sumeryoso. Pati sulat mo, nangungonsensya. Kunwari, okay lang sa'yo kung hindi ako sisipot pero ang totoo, it made me feel na obligation ko yun." Pag-uusig niya na may kunwaring himig tampo. Walang kagana-gana ang pagkain dahil nakafocus ang aming atensyon sa pinag-uusapan. Sinabi kong kaya lang naman ako nagkalakas ng loob na kausapin siya dahil sa request ni Mitz. "Although it's quite unbecoming of me na mag-intrude sa privacy mo, very worried kasi si Mitz tungkol sa'yo. Feeling ko damsel ang distress ka. Intrigued din ako kung bakit humingi ng saklolo sa akin si Mitz para sa'yo. Pasensya ka na ha. I also consider you as my friend. So very worried din ako. Masama ang magkimkim ng problema. Kapag sumobra ng pressure, sasabog yan. Kaya bago mangyari yon, you have to open up." Ito ang mahaba kong paliwanag sa kanya. Nakita kong umiyak na siya. "Crying is good," mahinang sabi ko. "Madalas ko rin ginagawa yan kahit lalaki ako." Matapos mapunasan ang mga mata ay nagsorry sa pagiging iyakin daw niya. Nag-request siya sa akin na kung hindi ako nagmamadali ay samahan ko siyang maglakad-lakad. Hindi naman halos nagalaw ang pagkain kaya pinabalot ko na lamang. Sinabayan ko siyang maglakad nang mapansin kong tinatahak na namin ang kahabaan ng EDSA patungong Baklaran. Kasabay ng mabagal naming mahakbang ay nagkwento na siya sa akin ng kanyang mga problema. Partikular na ang problema sa kanyang pamilya na dala-dala niya simula pa noong bata siya. Starting from an irresponsible domineering and sometime a abusive father. The helplessness or insensitiveness of her mother about the situation dahil sa sobrang pagmamahal sa asawa. Mga pasaway niyang mga kapatid, ang frustration niya tungkol sa hangaring makapagtapos na ng college. Hanggang sa pakikialam ng laging nasa tama, mahigpit at mabungang ang lola. Kababata niya si Marlon at kapitbahay. Tuwing may gulo sa kanila ay tinatawag siya ng nanay ni Marlon na noon pa man ay parang anak na ang turing sa kanya. Hanggang sa pagdadalaga ay siyang naging takbuhan niya ang mag-ina kapag siya ay may problema. Kaya naman tuwang-tuwa ang nanay ni Marlon na mag-ona sila. Marami ding tiniis si Marlon ng dahil sa kanya. Nilalait siya ng pamilya ni Luna na ang tanging kasalanan ay hindi nabiyayaan ng magandang tindig at mukha. Minsan lang daw ay may sumisigaw na, "Pare, pahingi naman ng gayuma para makakuha naman ako ng kasing ganda ng GF mo."
Minahal din daw ni Luna si Marlon. Kaya lang ang sobrang pagiging possessive niya ang naging malaking problema. Parang nawawala sa sarili kapag inaabot ng matinding pagsiselos. Pinagdududahan ng lahat na lalaking kumakausap sa kanya. Idagdag pa ang insecurities nito. Umabot siya sa point na nagiging violent na. Hindi siya nananakit ng iba kundi sarili niya ang kanyang sinasaktan. Katulad na lamang ng pagsuntok sa pader at kung ano-ano pa para lamang makuha niya ang simpatya ni Luna. Nagbabanta din siyang magpapakamatay kung iiwanan siya ni Luna. Lately, madalas na napapahiya si Luna sa hindi makatarungang pagsiselos ng boyfriend niya at saksi ako sa ilan. Awa at takot na lang daw ang nararamdaman niya kay Marlon. Takot sa maaaring magagawa ni Marlon kung iiwanan niya. Lalong lumalala daw ang sitwasyon nang dumating na ako. Ayaw maniwala ni Marlon na hindi ako nanliligaw kay Luna. Na ano naman daw ang laban niya sa akin kung postura daw ang pag-uusapan. Lalo daw itong nanggagalaite kapag nakikita na masaya si Luna kapag ako ang kausap. Inamin naman ni Luna na walang dull moments kapag ako ang kausap niya. Hindi tulad ng boyfriend niya. Napakaseryoso at ang paboritong pag-usapan ay ang tungkol sa basketball o di kaya ay tungkol sa mga profession niya na hindi naman si Luna makarelate. Napakaraming napag-usapan at bago namin na malayan ay nasa McLaren na pala kami. Nakita ko si Marlon na nakatingin sa amin mula sa bintana na ng kanilang bahay sa second floor. Sinabi ko kay Luna na umuwi na siya at ako nang bahala. Nag-atubili siya pero ang sabi ko ay don't worry, walang gulo na magaganap. Kumatok ako at ang nanay ni Marlon ang nagbukas ng pintuan. Bungaba na rin si Marlon at pagalit na nagtanong. Anong kailangan mo? Gulo? Please lang Marlon, alam kong galit ka sa akin at gusto mo na akong suntukin. Okay lang, pero bago mo gawin yun, pakinggan mo muna ako sa mga sasabihin ko. At gusto ko kaharap ang nanay mo. Ipinaliwanag ko sa kanila na hindi ako nanligaw kay Luna at wala naman akong balak. Kung mahal mo si Luna, bakit mo siya pinaiiyak? Hindi ba dapat sinusuyo mo siya para lalong mapalapit ang loob sa'yo at lalo kanyang mahalin? Sa akala mo ba na lalo kang mamahalin ni Luna sa mga pinaggagawa mo? Lalo mo lang siyang pinalalayo ang damdamin? Sumang-ayon ang ina nito pero nanatiling walang imik si Marlon kaya nagpaalam na ako. Naiinis din ako sa akin sarili kasi parang isinuko ko na si Luna. Hindi ko ipinaglaban ang aking damdamin, ang aking karapatan na umibig. Kakaumpisa pa lamang ng laban ay sumuko na ako. Hindi na ako natuto. Masama ang loob ko kaya nang salubungin ako ni Luna ay sinabi ko sa kanya na don't worry, okay na. Next time na lang tayong mag-usap. I'm sorry. Kasabay noon ay pumasok na ako sa aking inuupahang kwarto. Nang gabing yon ay hindi na ako nakatulog. Ayaw maalis sa utak ko ang mga nangyari. Naging malaking distraction sa akin ang mga naganap. Sa inis ko ay inimpake ko ang aking buong mga kagamitan at nagkasya sa dalawang malaking bag. Kumuha ako ng ballpen at papel. Sinulatan ko si Luna. Sa wakas ay nakatulog din ako kaya lang ay tanghali na ako ng magising at absent pa sa trabaho. Bala kong magstay muna sa aming barracks. Kaya bago ako umalis ay inabot ko kay Mitch ang sulat para kay Luna. Nasa mga oras na yun ay nakaalis na para pumasok sa trabaho. Eto papadudot ang nakasaad sa liham ko kay Luna. Hi Miss Beautiful, by this time, I have already vacated my room next door. I have to do this for me to concentrate my energy on something very important. The board examination is very near and I need to focus 100%. After my lonesome struggles from a long and bumpy road of life, hurdling this exam will be my starting point for another chapter of my life. A new beginning into my future. Like me, you have your own struggles in life. Being fair to anyone by choosing to be hurt rather than to hurt. I see the purity and kindness in you. But are you really fair enough?
especially to yourself? How will you be able to make someone happy if you are hurting inside? You have the sweetest smile I have ever seen. Did you know that a true smile is the extension of what is in your heart? And an empty smile is nothing but contraction of muscles in your face. You deserve to be happy, Luna. Find it somewhere outside your world now. I look forward for another dinner for two across the street sometime. Elmo. Pansamantalang kinalimutan ko muna ang tungkol kay Luna, Papa Dudut. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa sa pang-araw-araw. Guwardiya sa umaga at pagdating ng hapon ay pumapasok ako sa review center para paghandaan ang nalalapit na licensure examination. Makalipas ang 4 na buwan, may hindi ako inaasahang bisita sa aking kwarto. Si Marlon. 5:30 PM yon at inaabangan niya ang paglabas ko. Gusto raw niya akong kausapin. Niyaya ko siya sa kantin ng building at doon kami nag-usap. Medyo nangayayat siya. Nang mapansin kong parang hindi niya alam kung paano magsimula sa sasabihin ay nagsalita na ako. Kung tungkol pa rin kay Luna, labas na ako dyan pare. Matagal na kaming hindi nagkikita. Alam ko, sagot niya. Naisipan ni Marlon na dumaan kasi sa kabilang building lang ang opisina ng construction firm na pinapasukan niya. Nakakuha ng kontrata ang opisina nila sa Libya at ipapadala siya doon. Next week na ang flight niya. Congrats and bon voyage na lang. Chance mo na yan para makapag-ipon sa future ninyo ni Luna. Sumagot siya sa akin ng patanong. Pare, mahal mo ba si Luna? Na ikinagulat ko. Pare, nasabi ko na yan. Labas na ako dyan. Kung ano ang problema na meron kayo, pag-usapan ninyong dalawa sa mahinaong paraan. Just be honest with me. Hindi ako nagagalit. Mahal mo ba si Luna? Ang paulit na tanong niya. Okay, namimilit ka eh. To be honest, yes. Mahal ko si Luna. Pero hindi ko pinaalam sa kanya bilang respeto sa iyo pare. Katunayan, umiwas na nga ako, hindi ba? Napangiti siya ng malamya. How ironic ang situation. Ikaw, hindi mo ipinaglalaban ang iyong pag-ibig samantalang ako. Nakikipaglaban hanggang sa wakas, pero bakit ganon? Ako pa rin ang talunan. Unfair, hindi ba? Napabuntong hininga muna siya ng malalim saka nagpatuloy. Wala na kami ni Luna. 3 weeks na. Ikaw daw ang mahal niya. Kaya nga pakiusap ko, huwag mo siyang paiyakin katulad ng ginawa ko. Tumayo siya at kinamayan ako. Congrats pare, panalo ka. Isa pang pakiusap. Kalbaryo ang buhay ni Luna simula pagkabata. Ilayo mo siya sa kanyang mga kaanak. Hanggang sa makaalis na si Marlon ay wala pa rin katagang lumabas sa aking bibig. Natulala ako at halo-halo na ang aking nararamdaman. Nalilito at pakiramdam ko ay masaya ako na parang hindi naman. Naaawa ako kay Marlon, siguro katulad ni Luna. Kung maaari ay ayaw ko ring makasakit ng damdamin. Nang makaalis si Marlon ay lumabas na rin ako sa kantin. Sinilip ko si Luna sa pwesto niya pero hindi na ako nagpakita dahil hahakutin ko pa ang mga gamit ko doon sa bagong inupahang kwarto sa Pasay. Bumili ako ng card at sinulatan ko yon ng Hi Miss Beautiful. I think I miss you. See you soon. Kinabukasan dapat ay susunduin ko siya kaya lang ay nalipat ako sa panghapon bilang area inspector. Umiikot kami sa mga lugar na may mga hawak ang security agency na pinapasukan ko. Minsan napadaan ang service car namin kaya ipinabot ko uli ang card. Ito ang nakasulat. Hi Miss Beautiful, board exam in 10 days. Wish me luck. I love you very much. Pagkatapos ng exam ay saka pa lamang ako nagkaroon ng pagkakataong mapuntahan si Luna. Nag-file ako ng 1 week leave of absence dahil nga sa licensure examination at may 2 araw pa akong natitira. Ipinabot ko uli ang card na may mga pabirong nakasulat.
Hi Miss Beautiful, dinner is ready across the street. Please, you have to show up. Maawa ka, hindi ko ito kayang ubusing mag-isa. Naghintay ako sa dating mesa kung saan ay una kaming nag-dinner ni Luna. But this time ay humarap na ako sa pintuan. Gusto ko siyang masilayan habang lumalakad papalapit sa akin. Hindi nagtagal ay nakita ko siya sa salamin na palakad papunta sa restaurant na kinakaroonan ko. Pagpasok niya sa glass door ay tumayo ako pero hindi ako umalis. Pinanood ko siya habang papalapit sa akin. Napakaganda ng mahal ko. Nakangiti at napakatamis na mga ngiti na alam kong galing sa puso. Mga ngiti ng isang nagmamahal. Mga ngiti ng may namumuong mga luha. Mga luha na hindi maipaliwanag na pananabik at kaligayahan. Lumabas ang resulta ng examination at sa awa ng Diyos ay naipasa ko naman. Nagpakasal kami ni Luna sa Manila City Hall. Mother lang niya ang pumunta at ilan sa mga kaibigan namin. 20 years old siya noon at ako naman ay 27. Sinunod ko ang payo ni Marlon at inilayo ko siya sa mga kaanak niya. After a year ay isinilang ni Luna ang panganay namin. Parang lucky charm ang baby girl namin kasi noong araw ding yon ay pinag-report ako sa inaplayan kong kumpanya. Tuluyan ako nag-resign bilang gwardiya. Nadagdagan pa ng tatlong babae ang aming pagmamahalan. Lahat sila ay tapos na sa college at may mga trabaho na. Noong nagkaroon kami ng Silver Alumni Homecoming ay muli kaming nagkitang-kitang magbabarkada noong high school. Nandun si Annie na isa ng ganap na doktor at ang ganda-ganda pa rin niya. Slim ang katawan niya at tingin ko ay lalo siyang gumanda kesa noong kabataan niya. Namangha ako dahil hanggang sa ngayon ay dalaga pa rin siya. Ang lalong ikinamangha ko ay ang damdaming matagal kong kinimkim sa kanya ay hindi pa rin naglalaho. Parang natulog lang. At sa muling pagtatagpo ng aming mga landas ay muli rin itong nagising at tumibo. Ang damdaming para akong nakaangat kapag kausap siya ay hindi pa rin nagbabago. Pero alam kong hanggang dito na lamang yon. Kung noon ay nagawa kong ikimkim ang damdaming ito, mas lalo ko dapat kimkimin ngayon. At alam ko, ito ang tama at ang nararapat. Hanggang dito na lamang ang aking kwento ng buhay, Papa Dudut. Kung mapapansin po ninyo, ay hindi ako masyadong gumamit ng pangalan at ng lugar. Kasi ayokong masyadong obvious sa mga taong involved, lalo na sa unang bahagi ng storya. Para kay Annie, although hindi ito ang tunay mong pangalan, sakaling marinig mo ito, alam kong makaka-relate ka sa kwento. Kung ang mga tinurang ko tungkol sa iyo ay hindi tugma doon sa tunay na nasa loobin mo, o kaya ay hindi aayon kung titingnan naman mula sa side ng iyong story, ay pagpasensyahan mo na. Kwento ng buhay ko ito kaya sinulat ko base sa aking karanasan at tunay na damdamin using my own perspective and judgment. Pwedeng tama ako, pwede rin may mga ilang mga mali. But one thing is for sure, malaki ang bahagi mo sa aking pagkatao. You are still my star, isang unreachable star ng aking kahapon. Hindi ko man nagawang abutin pero ang ningning mo ay nagsisilbi ring gabay kung kaya narating ko ang kinakaroonan ko sa ngayon. At mananatili ang ningning mo sa aking alaala habang ako ay nabubuhay. At para naman kay Luna, ang aking Miss Beautiful Wife, salamat sa walang kupas na pagmamahal. Truly, you are a gem, a priceless gem na ibinigay ng Diyos sa akin. Mahal na mahal na mahal kita. Lubos na nagpapasalamat, Elmo. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka.
sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.